Naku, umuulan na naman. Ano nga kaya ang mga bagay na dapat natin dalhin kapag umuulan? Tama. Yun ay ang payong at kapote. TTQ. Ngayong araw na ito ay tatalakayan na natin ang huling miyembro ng mga patinig. At ito ay ang TTQ. TTQ na may tunog na U. Sabihin mo nga, TTQ, tunog U. Tara, kantahin na natin ang tunog ng TTQ. Ito ang tunog ng TTQ. TTQ, TTQ. Ito ang tunog ng TTQ. U, 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 U. TTQ, tunog U. Narito ang ilan sa mga larawang nagsisimula sa TTQ. Ulan. Kapag umuulan, huwag kalimutang magdala ng payong at kapote. Ulan. Unan. Malambot ito at gamit natin sa ating pagtulog. Unan. Unggoy. Saging ang paborito nitong pagkain at nakatira sila sa puno. Unggoy. Ube. Karamihan sa ube ay kulay lila. Masarap itong gawing ice cream o sorbetes. Ubas. O grape sa English. Minsan ito ay berde, minsan ito ay lila. Ubas. Ulitin nga natin. TTQ, tunog U. Ulan. Unan. Unggoy. Ube. At ubas. Ang mga patinig. Titik A, tunog A. Titik E, tunog E. I, tunog I. O, tunog O. At U, tunog U. Oras na ulit para magsulat. Ituturo ko sa inyo kung paano isulat ang TTQ. Mula sa taas, pababa, balik sa taas. Yan. At balik sa taas. Sa pa. Mula sa taas, pababa. At pataas ulit. Yung maliit na TTQ naman. Mula sa pulang guhit, papunta sa asul, balik sa taas at baba ulit sa asul. Isa pa. Yan. Sabayan niyo nga ako, mga bata. Mula sa asul, baba, balik sa taas. Maliit na titik yun naman. Baba, pataas, at baba ulit. Mahusay, mga bata. Maari niyo na gawin ito sa inyong aklat. Ako nga pala ulit ang inyong guro na si Teacher Grace. Paalam, mga bata. Huwag kalimutang i-like at subscribe.